Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, ika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang galawin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluwa ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita, at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat sa saksing Espiritu, sa pamamagitan ni Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, "Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo."
at sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na puon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkalupaan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob, purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Kristo'y laang magtiis, nang tagumpay ay makamit, at sumaatin ang langit. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigip kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo.
at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipuna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Good morning, Father. Araw po ng Biyernes, araw ng ating debosyon. Atin pong sabay-sabay na papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kapag ako po ay kadalasang may nakakausap, nakikitang bata, ang isa po sa mga kadalasang tinatanong ko sa kanila ay anong gusto mo paglaki mo? Di ba po, ganun naman tayo sa mga bata. Anong gusto mo maging paglaki mo? Kanina po, meron akong nakausap na bata. Tinanong ko siya, gusto mo bang mag-father paglaki mo? Katulad ko. Nung una sabi niya, ayaw niya. Tapos tinanong ko ulit, anong gusto mo? Sabi niya, mag-father po. Sabi ko sa kanya, o sige, paglaki mo, bibigay ko sa iyo yung suot-suot ko. Alam niyo po yung sabi ng bata, paglaki ko, ay mamamatay ka na. Kinabahan po ako. Pangarap, doon po ako gustong magsimula. Ano po ba yung mga pangarap natin? Yung pangarap po ng Diyos sa atin ay makasama tayo magpasawalang hanggan. Ang tanong sa atin sa ngayon, ito rin ba ay pinapangarap natin? At kapag pinag-uusapan natin yung mga pangarap natin sa buhay, hindi ho ba yung ating, kapag maliwanag yung ating pangarap, talagang pagsusumikapan natin, lahat-lahat ay ibubuhos natin para doon. Yung ating Panginoon po, sa pangarap niyang tayo ay makasama magpasawalang hanggan, ibinigay niya ang lahat-lahat ng kanyang buhay para tayong lahat ay maakay sa buhay na walang hanggan. Kahit na may paghihirap, ang dulo ng kanyang paghihirap at pagsisakripisyo ay buhay na walang hanggan para sa ating lahat. Tiniis ng lahat ng iyon para sa kapakanan natin. Yun po ang pangarap ng Panginoon. Titiisin ang lahat para maibigay sa atin ang kagalakan magpasawalang hanggan. Ang tanong ko naman po sa atin, paano ba tayo nagsusumikap sa pangarap nating makasama ang Diyos magpasawalang hanggan? Minsan po nag-usap-usap kaming mga magkakaklase sa seminaryo po. Pagkatapos namin ng ilang taon sa seminaryo, nakita-kita kaming muli. At sabi ng isa, sabi niya po, nakakatuwa no? Yung dating mga bagay na iniiyakan natin, ngayon, nagiging sanhi ng ating kagalakan. Ano pong ibig sabihin niya? Ano ba yung mga bagay na iniiyakan namin dati? Yung mga bagay na iniiyakan namin dati ay yung mga pagpupuyat sa pag-aaral. Hindi matutulog kasi may exam kinabukasan, magdamag mag-aaral. Iniiyakan namin yung mga bagay na may mga pagkakataon na hindi kami nagkakaintindihan. Kung minsan kami ay napapagalitan dahil kami ay pasaway at hindi sumusunod. Maraming mga activities na dapat paghandaan. Lahat pong iyon, mahirap. Lahat pong iyon, tiniis namin. Lahat pong iyon, pinagsumikapan namin. At nung huli, nung dulo ng aming paghuhubog sa seminaryo, nakatapos kaming maligaya. Nagbunga ang aming mga pagsusumikap at paghihirap. Bakit? Dahil unang-una sa lahat, maliwanag yung nais namin sa umpisa, makatapos. Yun po yung pangarap namin. Kaya pinagsumikapan namin yung pangarap na iyon. Kaya anong natanggap namin? Gantimpala ng kaligayahan dahil napagtagumpayan namin yung aming mga pangarap. Ano pong ipinapaalala sa atin noon? Na sa buhay po natin, hindi palaging magtatapos sa paghihirap kapag tayo ay nagsusumikap ng maigi sa ating mga buhay. Sa akin pong mga kamag-anak, kapag nagkikita-kita kami
sa nung bata po ako kapag December, isa po sa palagi nilang kinakwento ng mga ng nanay ko at mga kapatid niya, na nung buhay naman daw nila nung bata sila, hindi naging madali ang lahat. Marami silang mga paghihirap din kung ano-anong ginagawa para kumita ng pera. At nung nag-aaral na ng kolehiyo, isa-isa silang naglayuan sa kanilang pamilya para makapagtapos ng pag-aaral. Nagsumikap, nagsakripisyo, at ngayon, okay naman po yung mga buhay nila. Maligaya sila dahil sa kanilang mga pagsusumikap na napalitan ng kaligayahan dahil natanggap na nila ang tagumpay. Sa buhay po natin, hindi ho ba yung ating mga pangarap talagang may kaakibat na pagsasakripisyo? Yung mga pangarap natin sa mga anak natin, pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, makapagtagumpay sa buhay, hindi ho ba marami tayong isinasakripisyo, marami tayong ibinibigay para makamit lang natin yung pangarap natin para sa kanila at makamit nila yung mga pangarap nila. At kapag nakuha na nila yung tagumpay, hindi ho ba lubos na kaligayahan yung ating nadarama? Ang pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon na yung ating mga pagtatangis, yung ating mga pagdadalamhati, yung ating mga pagsasakripisyo, kapag inalay natin ng dahil sa pagmamahal at para sa pangarap, ito ay magwawakas sa kagalakan dahil mararanasan natin ang tagumpay na ninanais natin. Ayun po yung sinasabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Kahit naman po siya, sa kanyang buhay, nakaranas ng pagbibigay ng sarili, ng pagsasakripisyo. At anong naging dulo nito? Kaligayahan ng muling pagkabuhay. Patuloy pong pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na sa buhay natin, hindi magiging madali ang lahat. Kaya ang paanyaya, patuloy na magsumikap sa ating mga buhay upang yung ating mga pangarap at yung pangarap ng Diyos para sa atin, makuha natin, matanggap natin, magtiis tayo, ibigay ang ating lahat upang matanggap din natin sa dulo o kung kailan nais ng Panginoon yung kagalakan na nais niyang ibahagi sa ating lahat. Ano pong tatlong paanyaya yung napakahalaga sa ating buhay upang patuloy nating matanggap yung kagalakan na tagumpay? Una, napakahalaga, maging klarado agad tayo sa ating pangarap. Pag naging klarado tayo sa ating pangarap, pag sumikapan nating makamit yung ating mga pangarap. At ikatlo, patuloy tayong manghingi ng lakas sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin upang matanggap natin yung ating mga ninanais sa buhay na ito. Kaya nawa, maging maliwanag po sa atin, ngayon pa lamang, ano ba dapat yung pinapangarap natin sa buhay bukod sa mga makamundong pinapangarap natin? Nawa, yung pangarapin po natin, katulad ng sinasabi sa Ignatian Principle, ang pangarap dapat ng buhay ay makasama ang Diyos magpasawalang hanggan. The goal of our life is to live with God forever. That should be our goal. Dapat nawa yun palagi yung ating pangarapin upang ito yung magdikta ng bawat desisyon natin sa ating buhay. Upang lahat ng ating gagawin may pagsusumikap upang makamit yung pangarap na iyon. At sa mga panahon po na tayo ay sinusubok, tayo ay nahihirapan, tayo ay pinanghihinaan ng loob, buksan natin po yung ating sarili sa presensya ng Panginoon. Humingi tayo ng lakas sa Kanya para tayo ay maging matatag at patuloy na makapagsumikap. Dahil po ang masamang espiritu, ang demonyo, lahat-lahat din po ay gagawin para pigilan tayo na makamit yung pangarap ng Diyos para sa atin. Kaya nawa, labanan natin ang masamang espiritu ng espiritu ng ating Panginoon upang tayo ay maging matatag para ating makamit ang nais ng Diyos
ang pangarap ng Diyos sa atin na makasama tayo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaasam natin at inihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawalan ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa gagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila, manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos, manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginagawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu at mapagtiisa ng mga paghihirap sa buhay nito ng may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Pilihing namin to sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa katahimikan, ating idalangin sa Panginoon ang ating sariling mga intensyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Panginoong Hesukristo, patuloy mo kaming samahan at gabayan. Patuloy mo kaming puspusin ng iyong kagalakan. Patuloy mo kaming bigyan ng inspirasyon sa aming mga pagsusumikap sa buhay na ito. At nawa, makamit namin ang tagumpay na ninanais mo sa pamamagitan mo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magstay upo muna po ang lahat. Pinupuri kita, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kahit tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin ng sabay-sabay. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sumo'y iyong
alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't ginapi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalig kang buhay ang Panginoon. Halina, tawakan aking tagiliran. Daliri mo'y iyong ilusot sa butas ng kamay. Kapayapa ang hatid iyo nang tanggapin. Huwag ka nang mag-alinlangan. Alam kong buhay ang Panginoon. Inalo na't ginapi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalig kang buhay ang Panginoon. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School po, ang paaralan na Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na po ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para po sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral po na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap po na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat po ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula po sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high. Para po sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari po kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag po sa mga sumusunod na numero na nakapaskil po sa ating LED screens. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig
pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong ipinapaalala sa atin ang ating poong Jesus Nazareno na ang pangarap niya para sa bawat isa sa atin ay makasama niya tayo magpasawalang hanggan. Nawa, ito rin yung ating maging pangarap. Ito yung ating pagsumikapan. Ito yung pagtuunan natin ng pansin upang tayong lahat ay makatanggap ng kagalakang hindi makukuha ninuman. Ang tanging kagalakan na magbibigay ng kapanatagan sa ating buhay ay ang presensya ng Diyos, ang pananatili sa piling ng Diyos magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nazareno, sinasamba ka namin. Inigo ka namin, ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.